Good morning, guys! Merry Christmas pala para sa lahat! Ang saya talaga ng Christmas ko sa inyo! Saya din ba ang Christmas nyo? Kung hindi, ah, merese nyo na! Yan kasi pa New Year na, chismusa ka lang Japon! Charot lang, syempre hindi tayo mag-insulto yung Christmas. So marami ang mga nagtatanong sa akin, no, kung ano daw yung mga major achievement ko bilang isang influencer. So masasabi ko lang, wala eh, paano ako magkaroon ng achievement eh, kahit niya isa, wala ba lang ako may na-influence? Hoy, grabe naman kayo, may na-influence ako ha, alam ko naman, nabilang ko mga tatlo. Grabe naman kayo mag-insulto, may na-influence naman ako eh. Pero kung isipin ko talaga ang mga achievements ko, siguro meron naman yung mga bashers na ang hilig-hilig nila akong awayan sa comment section, tapos pag sila pinost ko, isumbong nila ako sa NBI. Bakit yung ako isumbong sa NBI? Mga weak kayo ng mga basher kayo. Maglabanan tayo, magsiraan tayo sa post. Magpost kayo, magpost din ako. O diba? Ang ending, talo kayo. Kasi ang mga likes sa inyo, 4 lang sa akin, 100,000. Ha, diba? Takot kayo, no? Tapos ngayon, mag-away-away kayo sa akin. Tapos sumbong niyo ako sa mga NBI. Ng mga alinganga. Tapos sinasabihan pa nila ako sa tunay na buhay. Wala naman na talaga ako pera. Ha? Paano yun nalaman? Paano yun nalaman na wala akong pera? Grabe kayo, kahit buhay ko, alam nyo ah. Minis ako maya. Pakabatay nila ako para ibigay ko sa iyo kaluluwa ko. Lahat gusto nyo malaman eh. Charot lang, syempre, di ako pakamatay para sa inyo eh. Kaya ako kuha ng sweldo ko sa Facebook yan. Syempre, ako magkuha. Ako nag-voiceover. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga greatest achievements ko. Ang makapunta sa NBI. Dahil sinumbong ako ng followers ko. Duhangag. Charot lang ho, joke-joke lang ha, hindi ako nakapunta ng NBI. Baka isipin nyo na, NBI ako, pag napaloon ko sila eh. Charot lang, syempre hindi ko napaloon eh. Mapowerful sila mo. Mapaalis ako dyan sa Pilipinas. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamalaking achievement ko last 2022. Dahil pupunta ako ng Singapore, dahil may shooting ako sa isang Prada. Ang maganda dito, libre nila lahat. Kung hindi nila librehin ah, kauno nila product nila eh, bahala sila da. Diba? Kung hindi ako librehin, bakit ako pupunta lang Singapore? Pagkasugasto lang ko rin to. Pero kahit sinabihan ako na libre lahat sa Singapore, nagdala pa rin ako ng napakaraming pera. Kasi nga, diba yung mga influencer, pag pumunta ng ibang bansa, pag uwi nila, may mga dala silang mga Louis Vuitton, mga Gucci. Oh, syempre, hindi ako bibili nun. Bakit ako bibili nun? 3 months na ako yung nakabayad ng deposit sa kondo ko. Hey, nakakahiya talaga. So ayun guys, kailangan ko nang umalis kasi malapit na yung flight ko. Pero syempre ang pinakauna na aalis ako na gagawin ko, syempre magpray. Nagpray ako na sana hindi talaga tinuloy ng basher ang sumbong sa NBI kasi baka ma-offload ako sa immigration. Ay, Diyos ko, nakatakot talaga itong mga bashers na nagsumbong sa NBI, ah, mga diputa. So after ko nagpray, natulala na naman ako kasi iniisip ko, sinumbong kaya talaga nila ako sa immigration? Kasi hindi na joke to, hindi pa naman ako nagbabayad ng mga contribution ko sa BIR. Ay, Diyos ko, baka malaman na naman nila na hindi ako nagbabayad sa BIR. Charot lang, bahala sila eh. So ayun, umalis na ako at saka sumakay na ako ng taxi driver. Pero habang sumasakay ako, sinabihan ako ng taxi driver, alam mo ba ma'am, may nagreklamo dito sa Davao na may mga taxi driver daw na hindi nababayad ng 4 pesos. Ang sarap yung talagang patayin. Kaya sabi ko, ha? Sino na naman ang nagreklamo na yan? Hindi niya ba alam kung gaano kahirap maging taxi driver? Kaya nagpray na lang ako. Kasi sabi ko sarili ko, patay, parang hindi na tayo makaabot na Singapore nito ha. So ayun, dumating na ako sa airport na ang hindi ko talaga maintindihan, no? Bakit pagdating sa airport ng Pilipinas, sobrang daming mga tao para mga tinapa sa sobrang haba ng pila. Na parang ang dami-dami namang mga counter sa airport ng Pilipinas, pero bakit dalawa lang ang gumagana? Tapos yung mga tao pa sa mga counter, parang mga mainitin ang mga ulo nila na parang kasalanan mo pa na nagbakasyon ka sa ibang bansa. Kaya iniisip ko, baka pagod lang talaga sila, no? Tapos marami pa ako narinig na ang airport sa Pilipinas, mga mahihirap daw, napaka-poor daw, eh! Hindi ako maniniwala niyan, o tingnan nyo ito. Diba ang yaman-yaman ng airport ng Singapore? Pero ginagamit pa rin nila ang self-check-in. Dito sa Pilipinas, o tingnan nyo, gumasto ang gobyerno pang display ng mga self-check-in. O diba? Sa Pilipinas, kailang makakita ng mga self-check-in na ginagastuhan ng gobyerno, dinidisplay-display lang. Attitude ang Pilipinas! I'm so proud. So ayan guys, sa aeroplano na ako at saka lilipad na ako pa Singapore para pala sa kalaman ng lahat. Pag sumakay ka ng aeroplano tapos maganda ang weather, ganyan ang makikita mo. Pero pag umuulan, umuundag-undag ang aeroplano tapos ganyan kaputi ang makikita mo doon sa labas. O, kasing puti ng mata mo pag nalaman mo na may bagong gamit ang kapitbahay mo, Inggitera. Pumuputi agad ang mata, duhanga. Pero seryoso guys, ganyan talaga kaputi ang makikita mo pag umuulan. Puro talaga puti ang makikita mo sa labas na parang kahit alam mo sarili mo na demonyo ka, masyak ka na lang na memorize mo ang Hail Mary. Kinakabahan ka eh. So ayun, gabi na ako nang dumating na ako sa Singapore. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang pagkakaiba ng airport sa Singapore dito sa Pilipinas. Una, lahat ng mga bagay na makita mo na ginawa ng gobyerno sa loob ng airport ng Singapore, mahal man yan or mura, pinapagamit yan lahat sa mga tao. Tulad sa Pilipinas, na ba? Anong katangahan ito? Kaganda-ganda ng elevator, hindi pinapagamit sa mga tao. Kung mabigat na lang mo ah, iksa mo na lang pagdating sa baba, basag mo.
Diyos ko, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi pinapagamit ang elevator na ito. Kailangan mo pang dumaan sa hagdanan. At saka dito sa Singapore na airport, wala ka makita ng mga tao dito na natutulog sa palibot ng airport. Kasi dito, kung makancel ang flight, 2 hours pa lang i-inform ka na nila. Hindi tulad sa Pilipinas na pag nakancel ang flight, i-inform ka nila 1 minute before the flight. Kaya ang ending, ang mga tao matutulog na lang sa airport. Kaya papamasok ka sa airport ng Pilipinas, itatanong mo na lang sarili mo kung airport bang pinasukan mo or rescue and operation site. Kahit saan ka nakatingin, may natutulog eh. Kawawa naman yung mga tao na pinaasa ninyo. At saka ang airport kasi talaga ng Singapore, guys, kinoconsider talaga siya na isa sa pinakamagandang airport sa buong mundo. Kaya minsan talaga parang ayoko i-compare lahat sa Pilipinas kasi baka sabihin na naman ng mga Pinoy dyan. Sinisiraan ko ang Pilipinas, dumahangag. Sinasabi ko lang totoo. Gusto nyo, kahit mali, sabihin ko na tama, dumahangag. Pandapalunta ka mo isa-isa na karun. Charot lang, hoy, baka barilin ako. At saka ito talaga ang pinaka nakaka-impress sa airport ng Singapore, ang CR nila, parang nasa hotel ka. Sobrang bango, sobrang linis, sobrang laki, at saka sobrang ganda talaga ng CR nila. Na parang itatanong mo ang sarili mo kung nagamit na ba ang CR na ito. Sobrang linis eh. Hindi tulad sa Pilipinas na ba, ang mga CR sa airport mo na kailangan na hanapin pa kung nasaan ang CR. Sa sobrang baho, alam mo na kung nasaan banda ang CR mo. Ah, Diyos ko, totoo talaga yan. Experience ko talaga to many times. So ayan, kailangan na nating lumabas sa CR kasi baka sabihin ng mga followers ko dyan na CR ang i-endorse ko dito sa Singapore. Nasa airport pa lang ako, medyo natuwa na ang puso ko, no? Kasi nalaman ko na may dalawa pala akong mga followers na alam nila na pupunta ako ng Singapore kaya napagawa sila ng banner. Pero yung nakita ko sila, hindi ko alam kung matutuwa ako or pagdapalon ko sila. Nakalagay kasi sa banner, TJ, sino ako? Stylinger? TJ dapat, hindi TJ. Ano tingin nyo sa akin? Hindi si Thailand girl? Ano TJ, TJ nyo dyan? Turjak? Dumangahangag mo ko na pagdapalon pa. Mangumango ah. Pagkatapos namin kumain sa hotel, ay diniretso na nila ako agad doon sa hotel ko. Pero yung nakita ko ang hotel, na-shock talaga ako. Kasi pag Singapore talaga guys, kahit maliit na ang accommodation, sobrang mahal talaga sa Singapore. Tapos yung kwarto na kinuha nila sa akin, family room pa, napakamahal. Kaya sabi ko, paano nila na-afford ang ganito kamahal na room na parang hindi magganito kalaki ang income nila sa product na pa-endorse nila? Nabahan ako, baka scammer ang nagpa-endorse sa akin ito, Singapore. After ko mamangha sa kwarto, nilagay ko na yung mga gamit ko, no? Pag-upo ko sa bed, bow! Sobrang lambot talaga ng bed nila ba? Parang sarap magpasampal sa daddy na Singaporean dito sa bed ba? Siyempre, hindi ako pasampal. Itrabaho, punta ako dito. Ang nagustuhan ko talaga sa kwarto na to, kasi meron kang taguan ng kayamanan mo, kasi meron silang tinatawag na vault. Siyempre, hindi nyo alam kung ibig sabihin ng vault. Paano yung malaman na wala man kayong kayamanan? Joke lang, baka matrigger na ba ng iba dyan para sabihan ko na wala silang kayamanan? O bakit? May kayamanan ka ba? Baka wala naman talaga, magalit ka pa. Turuan ko na lang kayo kung paano gamitin ang vault na ito para maka-experience naman kayo. Una, ilagay nyo ang pera sa loob. Alam nga naman, i-close nyo ang vault na wala naman pera ang laman. Duhangag ka man siguro. Kailangan talaga may kayamanan sa loob para i-close mo, para secure. Pag na-close mo na siya, ayan, pinutindutin mo kung anong number ang gusto mo. Tapos diba, nakalagay, na-close. Pagka-open mo, pindutin mo lang din kung anong number. Wait lang, parang mali ang ginawa ko ha. Kailangan pala i-memorize mo ang password, di puta. So ayan guys, dahil pagod ako whole day, kailangan ko na matulog. So nag-pray na sana ako, no? Kaya lang naisip ko, sino kayang followers ko ang nagsabi, no? Na hindi ako makapunta ng ibang bansa dahil sinumbong niya ako sa NBI? Paano yan man? Na Singapore naman ako. Ibig sabihin ba nito, takot sa akin ng NBI? Charot lang, syempre hindi eh. Kaya salamat lang dahil hindi niya ako sinumbong. O baka sinumbong niya ako, hindi ka lang pinakinggan, duhangag ka. At syempre, dahil kailangan na nating matulog, pero at the same time, kailangan pa rin nating protektahan yung sarili natin sa mga sakit at saka i-maintain yung kagandahan natin. Kaya hindi ko talaga nakakalimutan na uminom ng aking pinakapaborito na juice, ang Regio Gluta Collagen Beauty Juice. Dahil bukod sa maganda ito sa katawan at saka napaka-healthy pa, ito ang dahilan kung bakit nakapunta ako ng Singapore na kahit piso, wala akong binayaran. Diba? Nakaingit, diba? So dito na magtapos ang araw ko, guys. Kailangan ko na matulog. See you tomorrow. Good night! Good morning, guys! What a beautiful day! O, diba? Ganun matulog. Hindi ang dami nyo pang arte. At syempre, pagising ko sa umaga, ang pinakauna na gagawin ko ay uminom ng Regio Juice. Kasi yan naman talaga ang rason kung bakit ako nandito sa Singapore. Huwag natin kalimutan ang rason kung bakit tayo nandito sa Singapore, oy. Lalo na hindi pa nila nabook ang ticket ko pa uwi sa Pilipinas, ba? Natakot pa ako dito sa Singapore, man. At para pala sa kalaman na lahat, ipakita ko na lang sa inyo, no, kung ano ang view ko dito sa kwarto ko. Yan ang kwarto ko, diba? Sobrang laki. Tapos ang view ko dito, ayan, ganyan, ganda. Hindi tulad yun sa kwarto mo na ang view mo, mga bahay ng mga kapitbahay mo na chismosa.
O, diba? So ngayon, guys, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano baka bongga ang buffet dito sa Singapore. O, syempre, hindi nyo alam kung anong buffet. Buffet ba? Na kung ano lahat makita mo, pwede mong kainin. Ayan, kasi hindi pumunta sa mga restaurante. Punta punta ni kasi sa mga restaurant. Dito sa Singapore, guys, ang buffet nila dito, may mga mamahalin na wine. Napakabongga talaga dito kasi lahat ng mga wine na nakita nyo, napakamahal niyan at saka pwede yung kunin para inumin. Siguraduhin mo lang na maubos mo. Kaya kung hindi mo maubos, ah, ihampas nila sa ulo mo. Kaya pili ka, inom ka ng wine or mampasan ka. O syempre, hindi na lang. Anhin mo yung mahal na wine kung mampasan ka man lang sa ulo daw. Diba? Doon mga hangag man yung mga Singaporean man. At saka dito, guys, meron din sila mga kape na pinipindot-pindot. At dahil attitude ako, oh, subukan natin eh. Kaya lang naisip ko, grabe naman na machine ito na kape lang kailangan mo. Hingian ka pa na passport number. Tulungan mo ako dito, di sika video da. Nahirapan ako dito, video ka pa na video. Ihampas ko ang machine sa ulo mo karun. Nahirapan ako, video mo sa na video. No, hangang. After namin kumain, ay sinubukan ko talagang sakyan ang bus na tinatawag nila dito sa Singapore. At saka dito para sa Singapore, guys, ang bus dito, walang mga konduktor-konduktor. Hindi tulad sa Pilipinas na may mga konduktor-konduktor na kahit ibigay ko ang ID ko, hindi nila ako bibigyan ng SP kasi mukha ko daw matanda na, mga hangag. At saka dito sa Singapore, pag sumakay ka ng bus, hindi mo kailangan magdala ng pera kasi card-card ang gamit nila dito. Hindi tulad sa Pilipinas na ba, pag sumakay ka ng bus, kabahan ka talaga. Parating ka na sa destinasyon mo, hindi pa binalik na konduktor ang barya mo. So ayan, basa-basa ako dahil katabi ko ang CEO para sabihin niya sa akin na seryoso ako sa ini-endorse ko kahit ang totoo niyan. Ah. Bahala, siya mabagsak ang negosyo niya. Importante makuha akong bayad sa endorsement ko. Uwi, ako na Pilipinas. So ayan guys, umalis na yung bus namin at napansin ko na dito pala sa Singapore, bawal ang luma na sasakyan dito. Kahit saan mo ibalay ang mga mata mo, wala ka talagang luma na sasakyan na makita. Lahat talaga mga bago. Hindi tulad sa Pilipinas na ah, ang sasakyan mas matanda pa sa driver. Dito pala sa Singapore, wala silang pakialam kung bago man ang sasakyan mo or luma. Pero dapat after 10 years, kailangan mo nang i-dispose. It's either na ibenta mo sa gobyerno or ibenta mo sa Malaysia. O syempre sabihin nyo, saan mo naman nakuha yung information na yan, Thailand girl? Yun naman ang sabi ng CEO. Dito sa Singapore, sobrang fresh na hangin nila kasi ang mga driver dito, pabaguhan ng mga sasakyan nila. Hindi tulad sa Pilipinas na ang mga driver, paitiman ng usok sa tambutso. May nasakyan pa nga ako dito sa Pilipinas na dahil sobrang luma ang nasakyan niya. Ang isang tire niya pa left, ang isa pa right. Kaya sabi ko, wow, sana all! Pero kahit gano'n pa kabago ang mga sasakyan sa Singapore, iba pa rin dito sa Pilipinas kasi ang mga driver dito mga friendly na parang kausapin ka na parang pamilya ka lang niya. Yun lang, magkita lang kayo sa pamasahe. So ayan guys, dumating na kami kaya bumaba na ako sa bus at saka naglakad-lakad na ako sa palibot ng Singapore, no? Pero napansin ko na dito pala sa Singapore, may specific sila na lugar kung saan lang sila pwede manigarilyo. Kung hindi mo sundin, wala silang pakialam kung mayaman ka man or mahirap. Kailangan mo talaga bayaran ang fine kasi may CCTV. Kaya sabi ko, ang boring naman dito sa Singapore, hindi tulad sa lugar namin sa Pilipinas na kahit saan ka man pwede manigarilyo. At saka dito sa Pilipinas, pinafollow lang naman yung mga batas na yan kung may mga pulis. Kung kaya mong patumbahin ang mga pulis, oh, what is law? At saka dito sa Pilipinas, ang mabait naman na ni Garillo dito, sobrang bait nila, sineshare nila yung usok na si Garillo nila, kulang nalang ipakain nila sa loob ng bibig mo yung steak na sinusubo nila. At dahil nandito na ako sa Singapore, sinubukan ko na rin no kung gaano ba kaganda ang train nila dito. At ang maganda dito, may nakilala ako na Indian, kaya sabi ko, discuss to me the map of the Singapore. Sabi niya, ganito yung mga lugar sa west, ganito naman yung mga lugar sa east. Sa north naman, ganito yung makikita mo ng mga lugar. Tapos dito sa south, ganito yung mga lugar. Kaya sabi ko, wow! Ang galing naman, ang ganda naman sa north. Char. Ang totoo niya, hindi ko talaga alam kung ano mga sinasabi niya. Sa Pilipinas, wala man mga kumpas-kumpas na yan. Sa Pilipinas, awayin mo lang yung driver. Ah, alam niya na kung saan destinasyon mo. Dito sa Singapore, guys, pag sumakay ka sa MRT or train nila, pag umuulan, wala kang pakialam kasi kahit saan ka pupunta dito, may sisilungan ka. Kaya sabi ko, ang boring naman dito sa Singapore, sa Pilipinas, kahit sa loob ka ng train, may tumutuloy. Diba? Kaya napaka-love ko talaga ang Philippines. At saka napansin ko dito sa Singapore, guys, sobrang daming tao sa mga train station nila, pero parang wala silang pakialam sa isa't isa, parang hindi nila kilala ang isa't isa. Kaya sabi ko, talo pa rin sila ng Pilipinas. Sa Pilipinas, sobrang gulo na nga ng train station natin, napakarami pang mga chismosa. At saka alam nyo guys, pag sumakay ka ng train dito sa Singapore, napaka-boring talaga kasi walang may nag-aaway, walang may nagchichismisan, tapos walang may nag-aagawan ng pwesto. Hindi tulad sa Pilipinas na ba, kung noon tinapa, ngayon century 2 na, siksik sa laman. So after namin sumakay ng MRT, isa talaga sa pinakagusto kong puntahan dito sa Singapore, ang tinatawag nila na Little Indian Town. O syempre sabihin nyo, paano mo naman nasabi na Little Indian Town yan, Thailand girl? Hindi mo nakita mga Indian how, doaling ang kakaroon na. Gamitin mo din kasi mata mo, hindi na puro bibig lang ginagamit mo, tahion ko bibig mo karoon.
Alam mo na puros mga Indian nakikita mo, itanong mo pa kung bakit Little Indian ang tawag diyan. Little Indian ba itawag diyan kung makikita mo puros mga ita? Din mga utak mo man do aling ang ngakro na. Namin tos lukon mata mo. Actually guys, isa talaga sa rason kung bakit pinuntahan ko itong Little Indian na ito kasi gusto ko ipakita sa mga viewers ko na pag pumunta kayo ng Singapore, meron pa ibang magagandang tourist spot dito sa Singapore na pwede niyong puntahan. Hindi na puro picture niya pag pumunta kayo ng Singapore doon sa lion na bumubuga ng tubig. Bakit? May lion ba na bumubuga ng tubig? Mga uto-uto kamukro na. Ay sorry, si lion pala yun. So after namin sa Little Indian ay umalis na kaagad kami no kasi kinuha na kami ng sakyan namin. Sobrang pagod ko kaya lang kinakausap ako ng Indian na ito nakatabi ko. Kaya sabi ko, ano kinakausap? Usap mo dyan, tumahimik ka dyan, idikit ko bibig mo sa likod mo karon. Okay na sana ako. Kaya lang kinausap niya naman ako kaya nainis ako kaya kinuha ko ang maraming pera. Sabi ko, oh ayan o pera, bumili ka na kausap mo. Tapos ayun, binigyan niya ako ng Redo Juice kaya ininom ko na lang. Pag inom ko, grabe, bumalik yung energy ko kasi pala pag uminom ko ng Redo Juice, nagiging energetic ka. Ganun pala isa sa mga effect ng Redo Juice. Kaya ayun, wala akong ganang kausapin siya pero yung uminom ako ng Redo Juice, gusto ko na siyang kausapin. Grabe talaga itong Redo Juice, no? Nakaka-build ng friendship. Char. Alam nyo ba guys, pag nasa Singapore kayo, kahit saang party ka ng Singapore pupunta, may mga puno talaga at saka may mga halaman, kaya napaka-fresh talaga ng hangin nila dito. Kasi ang mga tao dito sa Singapore, mga environmentalist, kasi 'di ba? Yung puno environment, so environmentalist sila. 'Di ba? Ganoon naman talaga 'yon. Pero seryoso guys, marami talaga mga puno dito sa Singapore kahit saan ka pupunta kasi nasa batas talaga nila na kung ilan yung puno na pinutol mo dahil magpapatayo ka ng building, dapat ganoon din kadami yung puno na itatanim mo sa loob or sa rooftop ng building pag napatayo mo na. O 'di ba guys, napaka-boring talaga ng batas nila, hindi tulad sa Pilipinas na kahit 10 hektarya pala puno ang pinutol mo kung politiko ka. Who cares? 'Di ba nakaka-proud? I love the laws here. Pero ang pangit na dito sa Singapore guys, kahit sobrang ganda pa at sobrang dami pa ng mga puno nila dito na nakapalibot sa kanilang bansa, wala silang mga natural na mga animals dito tulad lamang ng butterfly or mga bees or kahit na ano na mga animals kasi lahat ng mga nakikita ninyo, gawa yan siya lahat ng mga tao, hindi yan siya gawa ng Panginoon. Kaya pag nandito ka sa Singapore, wala ka makita ng mga hayop na nakakalat sa daan. Kaya magpasalamat tayo dito sa Pilipinas kasi may mga natural resources tayo at saka marami tayong mga hayop dito sa sobrang daming hayop. Ah, pati tao, hayop na din. Diba? Nakakalat na ang mga hayop dito sa Pilipinas. May nakita nga ako na hayop na vlogger na. Nagre-review na ng mga 4 pesos ko na vlog about sa taxi driver. Mali-mali pa. Hayop talaga siya. Pagka next day naman ay maaga akong gumising at saka naghintay na lang ako sa hotel kasi nga susunduin na lang ako ng sasakyan. O, sa mga bashers dyan. Ganyan ang buhay ko dito. Sige, i-bash nyo pa ako. Habang binabash nyo ako, dumadami ang followers ko. Habang dumadami ang followers ko, dumadami ang pera ko. Pag dumami ang pera ko, next time, hindi na sasakyan ang isundo sa akin kundi helicopter na. Tapos pasakayin ko kayo, kaibita, yung kamo sa helicopter. Tingnan natin kung makabash pa kamo mga hangag kamo. Bash-bash ka mo ha, namin ka bitayon sa helikopter, mga alinga nga. So ayan guys, umalis na kami kasi pupunta kami doon sa lion na bumubuga daw ng tubig. Pero alam nyo ba, habang natatravel ako, napansin nyo ba? Dito sa Singapore, sobrang dami talagang mga building at saka malalaki ang mga building. Alam nyo kung bakit? Siyempre building mo, may building na maliit ha, do alinga nga ka. Normal talaga na malaki ang mga building, do, wala uto. Pero ang pinakarason talaga kung bakit sobrang dami mga malalaking building dito sa Singapore, because business is here in Singapore. Ibig sabihin, wala silang pakialam kung anong lahi mo. Pag alam nila na nagbi-business ka sa Singapore at saka successful, susuportahan ka ng gobyerno ng Singapore at saka dadagdagan pa ang kapital mo. Hindi tulad sa Pilipinas, pag nag-business ka, hindi suportahan ng gobyerno ang habol sa'yo, kundi BIR. Grabe talaga itong BIR, no? Ito ang reality. Sa Singapore, kung mag-business ka, suportahan ka ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, pag na-business ka, hindi mo pa napatayo ang business mo, lubog ka na sa utang sa dami ng mga papilis na asikasuhin mo. Kaya kung nag-business ka sa Pilipinas, talungin mo muna ang sarili mo. Gusto mo ba talaga umangat ang buhay mo o gusto mo malubog sa utang? Nakakalubog sa utang ang business dito sa Pilipinas eh. At saka alam nyo ba guys, dito sa Singapore, sobrang mahal ng tax nila pero hindi nagre-reklamo ang mga tao kasi alam nila na ibabalik ng gobyerno ang tax na binabayaran nila. Hindi tulad sa Pilipinas na ang mahal-mahal ng tax pero pag nagpatayo ng tulay, tatlong presidente pa ang nadaan before matapos ang tulay. Wow, grabe naman yan man. Meron nga ako malala na tulay doon sa Sultan Kudarat na pag alis ko papuntang Thailand, ginagawa na. Bumalik na lang ako at saka palayasin na lang ako ng mga bashers ko dito sa Pilipinas. Hindi pa natapos. Ay, Diyos ko, gobyerno, tapusin nyo lang tulay doon sa Sultan Kudarat. So ayun na guys, dumating na ako doon sa Lion na bumubuga ng tubig. Tapos nakita ako na isang pamilya, inutusan nila ako na picturan ko daw sila. Ayaw ko sana silang picturan, no? Kasi nagmamadali ako. Kaya lang sabi ng nanay, picturan mo kami kasi para wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Kaya sabi ko, grabe naman kayo. Kung picture-picture lang, wala na insultuhan, ay! Mapicture na nga lang kayo, sultuhin nyo pa ako. Nung dumating na ako at saka nakita ko na ang layo na mangha talaga ako kasi sobrang ganda pala talaga. Kaya sabi ko, videohan mo ako na para nilalagyan niya na tubig yung botelya ko. Kaya lang itong videographer ko, do alinga nga.
trabaho. Hindi marunong magtsansa-tsansa ho na inuulaan niya ng tubig ang aking butilya. Basa na ako niyan! Bilisan mo! Sos di puta ka rin na! Hindi marunong mag-video, duha nga. Tapos habang naglalakad-lakad ako, may nakita ako na lalaki na binubuka-buka niya ang bibig niya para ma-shoot doon ng tubig doon sa kanyang bibig sa picture. Kaya sabi ko, ibuka ko din ang bibig ko, be. Ayun, binuka ko ng bibig ko daw. Sabi ko, picturean mo ako. Sabi niya, ang laki lang bibig mo ba? Sabi ko, picturean mo na ako. Na, puro reklamo kanya kung ano mga sinasabi mo. Mainis ako, may akagatin ko, hita mo, animal ka. Nagpapapicture lang tayo. Madami niya pang reklamo. So ayun, after sa Lion-Lion, ay dumiretso na kami sa malaking office nila dito sa Singapore para i-discuss namin yung contract at saka yung mga benefits na makukuha ko. Tapos tinanong nila ako, ano ngayon masasabi mo na dahil sa Regio ay nakapunta ka ng Singapore na libre, libre yung accommodation mo, libre ang pagkain mo, naikot mo pa ang buong Singapore. Sabi ko, okay naman siya. Diba? Alam mo sabi ko? At syempre, nag-ask din sila kung ano daw yung experience ko sa pag-inom ng Regio. Kaya sabi ko, ang galing ng Regio kasi nakakaganda ng buhok, nakakabata, at saka syempre, injectable siya pero hindi siya masakit. Kaya sabi nila, ha? Diyos mo lang Regio! Aw, oh, Diyos mo lang Regio! Pero seryoso guys, sa tagal ko ng paggamit ng Regio, super ganda talaga ng Regio. Bukod sa collagen ito at saka gluta, ang main purpose talaga nito ay para i-replace yung mga unhealthy na drinks na iniinom natin tulad lamang ng milk tea. Wait lang, nag-endorse din pala ako ng milk tea. Pero hindi lahat ng milk tea guys ha! Daw aling nga maning Regio man. Ang dami-dami pwedeng sabihin ng mga unhealthy drinks, isali pa talaga ang milk tea. Baka makancel pa itong kontrak ko sa milk tea handaw. So ngayon guys, sasabihin ko na lang sa inyo kung paano ba inumin itong Regio. Oh, ang una, kailangan nyo ng tubig. Alam nga naman sa yupo nyo, diretso ang Regio. Ano tingin nyo sa Regio? Pulburon? Pangalawa, kailangan natin kunin yung Regio. Ang dalamhago, palak-palak ka karun ha. Umalis ka dyan. Aling nga ka karun ha. Nagmamadali ko, i-exata ka sa building karun. Dumaan pa talaga sa harapan ko. Sipain ko ito mamaya. 1 year lang, hindi ito makatimpla ng Regio mo. Duhang nga, nagmamadali. So ang pinakauna guys, syempre kailangan natin ng water. And then i-mix natin yung isang sachet ng Regio doon sa water. Pangalawa, kailangan natin, oh syempre sabihin nyo, ang ganda naman ng background mo Thailand girl, diba yan yung sikat na hotel dyan sa Singapore. Dumang alinganga ka mo, mag-focus kayo sa Regio. Akala nyo siguro ang dali-dali mag-explain dito. Pagkatapos malagay mo sa water, kailangan mo lang siya i-mix-mix, kailangan mo lang siya galawin ng kamay mo. Tapos inumin mo na siya, oh diba, ganun na kadali. Yun ang pinunta ko Singapore para magtimpla ng juice. So after ng video shooting ko, ay umalis na kaagad ako kasi kailangan ko habulin yung flight ko pa uwi ng Pilipinas. O diba, nakita nyo, tulog ako dahil sa pagod. O sa lahat ng mga bashers dyan, nagsabi sa akin na ang ganda-ganda doon ang buhay ko. Kaya hindi ko naintindihan kung gano'ng kahirap ang buhay ng mga taxi driver. Na kahit 4 pesos daw hindi ko daw kayang ibigay, patayin nyo na lang ako. Mas alam nyo pa buhay ko eh. Kayo na lang mag-decide sa buhay ko. Akala nyo siguro kung vlogger ka, video-video ka lang, endorse-endorse, pera na kaagad. Kailangan mo pa magpapanggap. Akala nyo siguro gustong-gusto ko kasama itong CEO dito sa Singapore? Siyempre hindi. Sige na lang, malaki ba ng offer mo? Ala, sorry, baka makita ito lang si CEO. So ayun, dumating na ako sa hotel at kailangan ko na umalis para mahabol ko yung flight ko. Pero before ako umalis, syempre, inayos ko muna yung mga unan ko at saka inayos-ayos ko yung mga gamit sa hotel at saka naglinis ako ng floor nila. At saka syempre, nag-map din ako ng floor para pagdating ng mga cleaner nila, malinis na. Kasi baka i-post ako ng hotel ba? Diba yun ba nauso ngayon sa Pilipinas? I-post kapag hindi maganda yung hotel na iniwan mo. So ayun, umalis na ako ng hotel diretso doon sa airport. Pagdating ko sa airport, may nakita ako na pabango, Versace. Kaya sabi ko, mabangunin kaya itong pabango ng Versace. Subukan nga natin, B. Kaya ayun, nagpiswit-piswit ako ng marami sa damit ko. Pag amoy ko, okay naman siya. At syempre, gusto ko din subukan yung coffee shop nila dito. Kaya pumunta ako at saka bumili ako ng cookies. Tapos ang maliit nila na cookies dito, tag 164. Kaya ayun, bumili ako at kahit hindi masarap, inubos ko eh, 164 mo. Sa Pilipinas, 5 lang to eh. Tapos ayun, dumaanin ako sa mga branded ng mga antipara dito sa airport, no? Para mag-picture sana ako at saka my day ko para makita ng mga pinsan ko na buhay ko lang binabantayan. Habang nag-video ako, nilapitan ako ng sales lady. Sabi niya, you want? Sabi ko, yes, I want it. It's very cheap, but I want color rainbow. Sabi niya, there is. Sabi ko, what? How dare you say there is? There's nothing, right? Sabi niya, I'm serious. Di puta, karoon na. Rainbow na ang sinabi ko, may available pa kayo. So ayan, kailangan ko nang umalis sa Singapore. Napakaganda talaga ng experience ko sa Singapore. At syempre, sobrang ganda talaga ng Singapore. Pero alam nyo guys, seryoso na usapan. Hindi talaga natin ma-deny na sobrang ganda talaga ng Singapore kumpara sa Pilipinas. Pero alam nyo, luging-lugi pa rin yung Singapore kumpara sa Pilipinas. Kasi dito sa Singapore, lahat ng mga nakikita nyo sa video ko, na sobrang gaganda naman talaga. Pero 90% dyan guys, gawa ng tao. Kasi wala silang natural resources dito. To the extent na kahit yung falls nila at saka yung dagat nila, gumawa sila para
para meron lang sila. Kaya napakaswerte natin sa Pilipinas kasi ang dami-dami natin mga natural resources na hindi natin nagagamit ng tama kasi ang mga politiko sa Pilipinas, hindi tulad dito sa Singapore guys, na ang politiko nila dito pag na-involve sila sa problema kahit hindi pa napatunayan, tanggal agad sila. Hindi tulad sa Pilipinas na mga politiko, bow, kahit napatunayan na, tumatakbo pa rin sila tapos sabihin nila, butuhin nyo ako para ibigay ko ang justice sa inyo, ah? Sana all! Naka-proud talaga ito mga politiko, ah? So ayan guys, nasa aeroplano na ako ng Cebu Pacific, pero na-shock ako dito sa flight attendant, masabi niya, kung magpakamatay kayo, ito ang gamitin nyo, hala? Na-shock talaga ako. Tapos sabi niya, kung patay na kayo, syempre mag-clap kami kasi ilubong ka na sa lupa. Hala, mali na. Ano mga sinasabi ng flight attendant na ito, man? Kaya sabi ko, nagja-joke ka naman eh. Sige nga, sample nga kung paano ako membot. Sige be. Oh. Grabe sa magkimbot ba? Ang cute. Dito sa Cebu Pacific, meron tayong free na mask. At syempre, dahil mabait tayo dito, i-share natin sa iba. Pero pag umagaw, sige, sampalin mo patalikod. Grabe talaga ito ng flight attendant. Malang sama na ugali. Kaya sabi namin, oh sige, last na. Paano ka mag-cha-cha-cha? Sabi niya, oh ganito, forward, backward. Diyos ko, sige so na. Ayan na guys, dito na magtatapos ang vlog ko. Sana masaya kayo sa Singapore escapade ko. Anyway, maraming salamat talaga sa Regio Gluta Collagen Beauty Juice sa opportunity na binigay nyo sa akin na makapunta sa Singapore na free. At saka syempre, maraming salamat sa lahat ng mga followers ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Sa mga bashers ko, magpa-Singapore muna kayo. Bash kayo ng bash, hindi makayo makapunta ng Singapore. At by the way guys, baka one week na naman tayo walang vlog kasi nga pupunta ako ng Cebu, mag-celebrate ako ng sinulog. Sa mga bashers ko, afford yung magsinulog. Bye. Hello guys. So ayan, marami ang mga nag-message sa akin kung ano yung Regio Juice na ginamit ko sa video. Actually guys, isa talaga sa rason ko bakit napili ko itong Regio Juice kasi nga ginamit ko talaga siya at saka napatunayan ko talaga na ang mga ingredients na ginamit dito sa Regio Juice na ito, premium ingredients, hindi ginawa ang Regio para sa business lang. At para pala sa kalaman ng lahat, ang Regio Juice na ito ay hindi lang basta juice, ito ay Gluta Collagen. So ang Regio Juice ay may dalawang flavor, ang lemon at syempre mangosteen. So ngayon pipili tayo kung ano ang gusto natin inumin, no? Ah, napili ko ang mangosteen! Char. So as usual guys, simple lang talaga siya gawin. Una, kailangan meron ka lang isang glass ng water, then isang sachet ng Regio Juice, tapos ayun, i-mix mo lang siya, tapos ready to inom na siya. Ang maganda talaga sa Regio Juice guys, kasi alam naman natin ang mga Pilipino talaga, mahilig talaga tayo sa mga juice, sa mga soft drinks, or sa mga milk tea. To the extent na nakalimutan natin na hindi na pala healthy yung iniinom natin at saka nagkakasakit na tayo. So ang purpose talaga ng Regio Juice is to replace lahat ng mga unhealthy drinks na nakasanayan natin. Ang maganda dito, ni-replace nga ni Regio Juice yung mga nakasanayan natin ng mga unhealthy drinks, but at the same time, hindi natin ma-feel kasi nga, ang Regio Juice, masarap talaga siya, yung parang wala ka lang binago sa lifestyle mo, pero hindi mo alam habang umiinom ka ng Regio Juice, nagiging healthy ka na pala, at syempre gumaganda na yung skin mo, at syempre yung lifestyle mo. Kasi bukod sa healthy ang Regio Juice, meron itong Gluta Collagen na nakaka-bright at saka nakaka-youthful talaga ng skin natin. Tapos ang maganda dito, energy booster siya, at saka ini-improve nito yung metabolism natin, at syempre yung weight loss. At syempre, dahil ito ay may gluta, at the same time may collagen, ito ay anti-aging, at syempre, dahil may collagen, pinapalakas nito ang buto natin, at syempre yung mga muscle support. Kaya sa lahat ng mga followers ko na ang hilig-hilig sa mga unhealthy juice, naiintindihan ko na ang hirap-hirap talaga baguhin yung mga nakasanayan natin ng mga inumin. Kaya nagawa itong Regio Juice para i-replace lahat ng mga unhealthy na mga drinks natin, but at the same time, nagiging healthy tayo. At syempre guys, ang pinaka-importante sa lahat, pagdating sa health natin, piliin natin yung mga juice or yung mga product na premium talaga yung ingredients nila tulad ng Regio Juice. Kaya sa lahat ng naghahanap nito at gustong subukan ito, ilalagay ko sa comment section yung Shopee link nila at saka maka-order na kayo doon. At ito ang pinakamaganda sa lahat, naghahanap sila ng mga resellers all over the world. Kaya ano pa hinihintay nyo guys, i-click nyo na yung Shopee link nila at syempre ilalagay ko din yung number nila na pwede nyo tawagan in case na gusto ninyong reseller or may mga katanungan kayo about Regio Juice.